Alright, hello mommy beloves ko, bahay na ako. Nag-vlog lang ako ng konti sa East Garden kasi nag-date kami ng aking friend, my new found friend, my dear. Hello dear, I am vlogging, she knows I'm vlogging. And sabi niya mag-vlog ka, speak English para maintindihan ko. Nahiya naman tayo mag-vlog guys pag nag-i-English tayo, syempre. Mostly kasi talagang Tagalog yung ating English, ay yung vlog natin. Mostly, I'm talking Tagalog talaga kasi yun ang ating vlog, no? Kasi Pinay tayo. But I'll do my best. Some of my vlog, guys, medyo mag-English tayo ng konti para maintindihan ng friend ko. Nag-subscribe siya lahat-lahat, guys. Tapos, anyway, I have a good news, mga baby loves ko. And this is only sharing my, paano ko ba to i-share? Gusto ko siyang i-share kasi it's a very big surprise na parang gusto ko siyang i-share kasi napaka-special para sa akin. So, mga bebe ko, ayan, I'd like to share it with you. Sobrang grateful ako lately. Nag-usap kami ni Daddy Scott dahil ayoko sana itong i-share guys kasi meron na naman tayong mga may manood na basher or hater na ayaw nung maalam ko na ayaw nila yung mga ganitong segment. Pero life is too short guys. Kailangan love lang tayo at masaya at like masaya tayo para sa ating mga kapwa Pilipino. Pero dahil nga tawag dun toxic, diba? Puno-puno ng toxic ang tayong mga Pilipino, guys, admit na natin dahil totoo, di ba? Toxic, maraming mga hilain kapababa, marami yung mga hindi masaya para sa achievement mo, pero tanggap na natin yun, guys. Ganun talaga yung mga tao na meron talagang mga pinagdadaanan. So minsan, mostly hindi sila masaya sa mga achievement mo. Pero naintindihan ko kung ganoon sila. Wag lang silang magsalita ng over the belt na yung parang alam mo yun na hindi na talaga siya acceptable. But anyway guys, sobrang excited ako. Gusto kong i-share sa inyo. Naiyak ako guys nung nag-usap kami ni Scott Coffee Han. Alam niya naman si Scott, very private person. Ayaw niya nag-share ng kung ano-ano sa vlog. Ayaw niya nag-share ng mga details or information about sa mga buhay namin na hindi kagaya ng mga ibang vlogger na open sila sa kanilang mga vlog, which is I respect naman yung mga ganun. Like, pinapakita lahat. Alam mo yun, pinapakita lahat ng maganda, pinapakita na may ginto sila, pinapakita na may bibilhin sila, pinapakita na, alam mo yun, very open sila sa kanilang mga vlog. But, admit ko guys, Daddy, Scott and I, hindi kami ganun na mag-asawa. Like, pwede ko naman siya i-share, pero kailangan tanungin ko muna siya, kasi channel ko to guys, and irespeto rin natin si Scott kung minsan ayaw niyang i-share yung mga ganunong bagay, kasi ayaw niyang, very ano siya, insensitive siya. Ayaw niyang mag-share ako ng mga ganun kasi may mga taong wala sa posisyon na yun, tapos may inggit daw, tapos masasama yung loob sa akin. Which is totoo, no? Totoo si Scott, guys. Ayaw niya nag-share ako ng mga maganong mga bagay dahil may mga tao na wala sa sitwasyong yun. Wala sa ganung sitwasyon na they can buy what they want, they can like, pasarap yung buhay nila. So, hindi nag-share si Scott, guys. Pero, meron talagang mga vlogger na ganun sila, na pinapakita lahat or may mga plano sila sa buhay, sinasabi sa social media. Pero, si Scott, hindi siya ganun. Hindi siya open. Hindi niya sinasabi yung mga plano namin sa buhay. Hindi niya sinashare kung ano yung meron kami o ano yung mga gusto namin gawin o ano yung mga na-achieve namin. Pero dahil first time ko to sa buong buhay ko, tinanong ko siya na gusto kong i-share man lang, i-record. Kasi matagal ko na tong, alam mo yun, dream. Like it's a dream come true, mga bebe ko. And very fortunate ako, guys. Very lucky ako sa asawa ko. So finally, hindi naman siya super, super mahal o super sikat. Pero, finally, official na siya mga bebe ko, binili ni Daddy Scott, binilan ako ng sasakyan. Okay? So, itong sasakyan na to, hindi siya brand new, pero it's a second hand. And, very happy ako kung ano man yan, or kung, alam mo yun, yung hindi ako yung
nag-i-expect pa ng binilan ako ng ganito, ng sasakyan. Dahil I was willing talaga na meron akong pera na save, meron talaga akong savings, mga bebe ko, na matagal na, na gusto kong yun ang gagamitin ko, bumili ng sasakyan ko pag nakuha ko na yung L ko. Dahil nag-usap kami ni Scott, and syempre, alam naman niya yung mga responsibility, alam naman niya yung mga pinagagastusan ko naman lately, alam din naman niya na meron din akong, na willing naman ako na bibili talaga, ganyan. And nag-usap kami na, alam mo yun guys, kung pwede lang si Scott ang mag-explain, pero she doesn't need to. I don't need to tell you din, pero dahil nga first time natin, so very grateful na nag-usap kami na okay. Na-surprise ako, naiyak ako, niyakap ko siya guys, nasa kopihan pa kami, para akong tanga. So, niyakap ko siya na alam mo yung kilig na naiyak ako kasi hindi ko siya in-expect. Na sabi niya, okay, bibilihin ko itong sasakyan para sa'yo. Tapos niloko pa niya ako na I got you. Na niloko niya pa ako guys na meron ka na nga, meron, binila, I got you a house, now I got you a car. Biniro niya akong ganun guys, pero ramdam ko yung sincerity ni Scott na alam ko na ano siya, 100% na gusto niyang gawin yun. Nafe-feel ko na siya guys, nung nag-open-open na ako ng mga plano ko na ganito, meron na akong ano ganyan, na gusto ko nang bumili. And finally, I got it. And ipapakita ko sa inyo yung sasakyan guys. I-insert ko na lang yung photos. Hindi siya malaking sasakyan. I like the small one to start with. Kasi kailangan ko siya pang driving lesson. So, yun, binili ni Daddy Scott yung sasakyan, mga bebe loves. And ako naman bahala sa insurance at saka sa registration. So, yun ang next step na gagawin namin. So, ako magbabayad dun. And sobrang, ano guys, wala na ako ibang hilingin pa sa sasakyan na to. Hindi siya sobrang, hindi siya mahaba yung mileage niya. Hindi siya, tapos bagong-bago pa, walang, yung makikita niyo naman sa picture guys, bagong-bago pa siya. And it's a Toyota. It is a Toyota car. And we like Toyota. Toyota yata is Japan, no? Yeah, I think Toyota is Japan. Kasi yung family car namin guys na sasakyan, lagi na dinadrive ni Scott, malaki yun. Hindi ko naman pwedeng gamitin yun para gagawin ko siyang L. Alam mo yung gagawin ko siyang pang-learning kasi ang laki-laki. At so, nung nagtingin-tingin na kami, and then itong car na to, it's meant to be sa akin. Sobrang na-appreciate ko. I don't wanna go through details, mga baby loves ko, sa sasakyan na to. Pero may kita nyo. And for the next following vlog, I will try to vlog kung yung pagtuturuan ako ni Scott. And then I'm gonna get the instructor as well to teach me. So, ayun, sobrang grateful ako. This year, it's meant for me talaga na sobrang salamat, Lord, sa lahat ng mga blessings. So, na-share ko lang sa inyo, hindi to sa pangmamayabang. Mga baby ko, gusto ko lang siyang i-record. Gusto ko lang siyang balikan one day na this is where I started. Alam mo yun? And, yun, kailangan nating lutuan si Daddy Scott ng masarap na ulam gabi-gabi. At masarap na massage gabi-gabi dahil grabe guys, I have the best husband in the world na talaga. Si Juliet na talaga ang may the best husband in the world, no? So, ayun, sobrang salamat babe. And it's our anniversary nung February din. We have been together for, since 2010. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. We have been together for 14 years na. And 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. And we'll be 9 years wedding anniversary na sa April, guys. So, ayan na yung ating pa-anniversary sa ating sarili na. Sobrang hindi ko talaga siya in-expect, mga bebe ko, kasi sabi ko pa nga, I'm willing to talagang itaya ko na yung pera natin para pambili ng sasakyan, guys, or hulug-hulugan natin siya. Pero, yeah, that's what we spoken, and hindi ko talaga siya in-expect na gagawin ni Daddy Scott yun sa akin. But I think, no, deserve natin, mga bebe ko. Ang bait talaga ni Lord. Siya na talaga, si Lord. Binigyan niya na talaga ako ng the best husband. Ano, sobrang salamat talaga sa kay God sa dami-dami nating sinakripisyo sa buhay natin, guys, na almost my whole life dinedicate ko talaga kay Scott the whole time na sinuport natin siya sa mga career niya. And now I think I deserve it, no?
Yun, yun lang mga bebe ko. Pasensya na, I shared this with you. It's not big. Hindi na, para tayo nanalo ng loto. Sa akin, wala na talaga akong hilingin pa sa sakyan na yan. Kasi it's perfect talaga siya for me, guys. Hindi naman siya sobrang liit, pero it's cute. It's big enough to get around, to go his garden, or pick up yung anak ko sa school. And it's a four-seater naman siya, two at the back. Oh, I can actually sit three at the back kasi maliit na bata, tapos dalawang kadot sa harap, one each. So, ayun, that's all I need, guys. Sobrang grabe. Ang daming mga magagandang sasakyan. But now, I am so lucky to have this one talaga. Kasi hindi ko in-expect, guys, na ano, so nakapag-save tayo ng pera sa ating ano. So, ang aning ko na lang talaga is yung registration and insurance.